Panginoon namin Diyos, magalang po kami dumudulog sa iyo, Ama, sa pagkakataong ito ng aming paglalakbay sa buhay na ito. Magpakailanman hindi ka namin iiwan, hindi ka namin, Panginoon, itatakwil sa aming buhay. Gaya ng inawit ng iyong mga anak, hangad na hangad po namin na makapiling ka sa dakilang araw na kung sa ipagkakaloob mo sa amin ang gantimpala pagkatapos ng mahabang pagtitiis, paghihirap, sa harap ng pagsubok, pag-uusin, kahirapan ng buhay, naninindigan kami alang-alang sa kapurihan po, dakilang Ama, ng iyong marangal na pangalan. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan, hindi biro ang aming mga nararanasan. Ang pangamba bilang tao ay taglay rin namin dahil sa mga nangyayari ngayon sa aming paligid. Napakagulo na ng mundo. Napakahirap na ang mamuhay at napakapanganib na, Ama. Kaya kung maaari, Panginoon, aming hinihiling sa iyo, kung hindi namin ipagkakasala, na sana'y pakisugo mo ng iyong anak. Panginoon, alam namin, ikaw may sabi, paikliin mo ang panahon alang-alang sa mga hinirang lupo. Kaya ang aming hiling sa iyo ay patuloy mo kami sasamahan sa mga napakakaunting taon bilang na mga taong natitira sa mundo at sa buhay namin. Huwag mo po kaming iiwanan, Ama. Huwag kang lilisan. Huwag mo kaming babawian ng Espiritu. Kaya ang amin pong hingi sa pagkakataong ito ay pakipatawad mo po ang aming mga kasalanan. Maawa ka po sa amin. Huwag mo kami papatulan, Ama, sapagkat wala na kaming ibang matatakbuhan kundi sa iyo lamang na aming Diyos na maawain. Sa pangalan ng aming Panginoong Yahusha, namamatid kaming magkakapatid, Ama. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakasala namin, sa mga pagkukulang ng iyong mga anak. Ama, ipakihanda mo po ang aming isipan sa pagtanggap ng iyong mga dakilang salita na ito ang siyang magsisilbing tanglaw at gabay namin sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Ama, nakatalagang aming abuloy na buong galak namin iniaalay at inihahandog sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ito'y kailangan namin upang ang ministeryo ng iyong bugtong na anak ay magpatuloy hanggang sa kanyang pagparito. Umaasa kaming lubos, tinanggap mong aming pakiusap, pinatawad mo po ang aming mga kasalanan. Ang lahat ay sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha, Amasiyak. Amen. Oh,
magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay nasa part 2 ng ating pong paksang diwa. Yahusha ang Hamasiyak o ang Mesiyas, ang tanging pinuno na ginusto o gusto ng Diyos para sa kanyang bayan. Magripaso tayo mga kapatid. Mula nang ang Israel ay makarating sa lupain ng Kanaan, naglagay na ang Diyos ng mga hukom. Umigit kumulang sa 13 mga hukom yan. Ang trabaho ng hukom ay hindi katulad ng hukom na karaniwang alam po natin na sila ang nagpapasya ng guilty or not guilty sa tao pagdating doon sa korte. Itong hukom na binabanggit natin sa ating pong pag-aaral ay tumutukoy ito sa mga ruler, mga pinuno na inilalagay ng Panginoon Diyos para gabayan ang bayang Israel noon. Ang unang hukom na inilagay ng Panginoon Diyos ay walang iba kundi si Otniel at ang pinakahuli ay itong si Samuel. Mapapansin natin ang Israelita. Pagka may hukom, sila'y matino. Sila ay pinangungunahan sa isang mapayapang paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na si Yahuah. Ngunit kapag ka ang isang hukom ay namatay, namamatay na rin ang kanilang pag-asa sa Diyos. Namamatay na rin ang kanilang paglilingkod sa dakilang Diyos. Manapa, sila'y bumabaling sa ibang mga Diyos na yun ang kanilang pinaglilingkuran at yun ang kanilang pinagsisilbihan. Kaya naman sila ay pinarurusahan ng Panginoon Diyos. At kapag sila na may pinarusahan, sila'y mahihikayat na magsisi sa kasalanan. At kapag sila'y nagsisi, sila po naman ay tatanggapin ng Diyos at sila'y gagabayan na muli ng Diyos. Ngunit kapag ka namatay uli ang isang hukom, pabalik-balik po sila sa kasalanan. Ang huling hukom, dahil ng ating nabanggit, ay si Samuel sa ating nagdaang mga pinag-aralan sa pagsamba. Ngunit bago siya namatay, ay meron po siyang pinalagay na magiging hukom na kapalit niya. Alalaong bagay ang dalawa niyang mga anak. Ngunit ang dalawa niyang mga anak, katulad ng ating napag-aralan, ay hindi naman sumunod sa yapak ni Samuel na kanilang ama na yun ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya anong naging reaksyon ng bayang Israel? Ang mga matatanda sa Israel ay dumulog kay Samuel at humingi ng isang hari. Ang paghingi ng isang hari ipinagdamdam ni Samuel higit sa lahat ng Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay napaka-espesyal para sa kanya ang Israelita. Isipin ninyo sa dinami-dami ng mga bansang nakapaligid sa kanila ay ang mga hari po nila ay taong imperfecto, taong pwede maging corrupt, tao na nagkakasala. Ngunit ang Israel, ang kanilang hari walang iba kundi ang Diyos, si Yahuah, na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa kanilang paghingi ng isang hari, yun ay katumbas ng kanilang pagtatakwil sa Panginoon Diyos. Gayunpaman, kaya nagkagayon sapagkat nasa isip na ng Panginoon Diyos kung sinong angkop na magiging hari noon maging sa hanggang sa kasalukuyang panahon. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yahusha, Hamasiyak. Nang katumbas ng Hamasiyak sa ating pong karaniwang alam ay Mesiyas, the anointed one o ang pinahirang. Tanong, bakit po natin natitiyak ng ating Panginoong Yahusha lamang ang naaangkop at karapat-dapat sa pagiging hari sa bayan ng Diyos? Pakinggan natin sa unang talata sa ating pag-aaral. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat, pansinin natin, wala na, kasama na lahat. Lahat ng mga bagay, nilalang kay Yahusha sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Nang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siyang pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan.
Bakit natin natitiyak na ang ating Panginoong Yahusha Kristo lamang o Hamasiyak ang naangkop sa pagiging hari sa bayan ng Diyos noon maging sa pangkasalukuyan sa paghinaharap? Mga kapatid, maliwanag ang sagot ng Biblia. Sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Yung mga katagang yan ay sapat na para ating bigyan ng isang masusi na konklusyon at isang tamang konklusyon. Siya ang karapat-dapat na maging hari na nasa isip na ng Diyos sa formula. Mga kapatid, bakit? Ayon dyan sa ating binasang mga talata, ang lahat ng mga bagay ay nilalang para sa kanya. Tandaan natin siyang bugtong, nag-iisang anak ng Diyos. Siyang una sa lahat ng mga bagay. Panganay sa mga patay. Si Yahusha po ang pinakamahalagang tao para sa Diyos. Hindi yung kung sino-sino sasabing pinakamahalagang tao. Ang mga Yahushians ay totoong kumikilala na may pinakamahalagang tao sa mundo. Walang iba kundi ang Panginoong Yahusha. Ano kalooban ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Yahusha Hamasiyak? Sa Efeso, ganito nakasulat. Pakinggan po natin, mga kapatid. Sa wikang Ingles, before the world was created, Yahuah had Hamasiyak, the Messiah, choose us to live with him and to be with his holy and innocent and loving people. Ano po ang kalooban ng Panginoong Diyos patungkol kay Yahusha Hamasiyak? Mga kapatid, ang sabi po niyan, Yahuah had Hamasiyak, the Messiah, choose us to live with him. Yan ang plano ng Diyos. Siya, si Yahusha Hamasiyak, ang iniukol ng Diyos para tayo mabuhay na kasama siya. Para tayo, ang mga tao, ay mapasailalim sa kanyang pamumuno, mga kapatid. Yan ang ating dapat na pakatandaan. Si Yahusha ang dahilan ng Diyos, kaya tayo binigyan ng buhay. Kung hindi dahil sa kamatayan ng Panginoong Yahusha, hindi tayo makakaasa sa buhay na tunay na buhay. Hindi lamang yan, ipinasya na ng Panginoong Diyos, maging nung una pa, bago palalangin ang mundo ng lahat ay mabuhay kay Yahusha at ang lahat ay para maging kay Yahusha. Kaya nga siya binigyan ng titulong Hamasiyak. Katumba sa Tagalog, pinahiran, ang pinahiran. Mesiyas sa isang pangkaraniwang katawagan. Bukod po sa titulong Hamasiyak, ang Mesiyas. Ano pang mga titulo? Isa sa mga titulong ibinigay ng Panginoong Yahuwah na ating Diyos kay Yahusha. Tingnan natin dito sa Aklat ng Pahayag o Apokalipsis. At mula kay Yahusha Hamasiyak na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa. Isipin niyo yung mga huling katagang pangulo ng mga hari sa lupa. Kaya pag sinabing pangulo ka ng mga hari sa lupa, na yan ay referido sa ating Panginoong Yahusha, siyang hari ng mga hari. King of Kings. Isipin niyo ang mga titulong yan, mga kapatid. E dito, may mga grupo ng relihiyon na ang kanilang mga leader ay natuksong magpatawag na hari. May mga ganyang mga leader ngayon eh. Kung hindi man nila tuwirang sinasabing sila'y hari, pero umaastang hari, naghahari-harian. Doon ka, dito ka, eto mangyayari sa'yo. Hari. Di ho ba? Suspendido ka, walang karapatan ka, tanggal ka sa talaan. Parang hari, ano ho? Naghahari-harian.
E ang ating Panginoong Yahusha, mga kapatid, ang kanyang titulo, hindi lamang hamasiyak, kundi pangulo pa siya ng mga hari sa lupa. Mga kapatid, ang tanong naman natin, ito, ang kanya bang kapangyarihan, ibig sabihin ng Panginoong Yahusha ba, ang kanyang kapangyarihan panlupa lang, hari sa, siya'y pangulo ng hari, ng mga hari sa lupa, panglupa pa lang? Ito, basahin pa rin natin ang isang mga talata pa ng Biblia, Ebreo. Dito ho, sa wikang English natin, pagtiyaga ang basahin ito, pagtiyagaan nyo ang ating pagbabasa. Ito nakasulat, the sun is the radiance and the only expression of the glory of our awesome Yahuah, reflecting God's Shekinah glory. The light being the brilliant light of the divine and the exact representation and perfect imprint of his Father's essence and upholding and maintaining and propelling all things, the entire physical and spiritual universe by his powerful word, carrying the universe along to his predetermined goal. So the Living Bible, he refers to Yahusha, regulates the universe by the mighty power of his command. Tuloy natin dyan sa The Living Bible, verse 6, 4, ang nakasulat, thus he became far greater than the angels, as proved by the fact that his name, Son of Yahuah, which was passed on to him from his father, is far greater than the names and titles of the angels. Mga kapatid, totoo nga ang ating Panginoong Yahusha Kristo, tumanggap ng titulo na ruler of the kings of the earth. Siyang hari na mga hari. Siyang pinuno na mga hari na mga lupa. Ngunit ang tanong, ang kanya bang paghahari pang lupa lang? Aba hindi. Pambuong sangsiluhog. Ano pruweba? Ang sabi ng talata ng Biblia, the sun referido sa ating Panginoong Yahusha Kristo is the radiant, siyang sinag, siyang ningning, at siya lamang ang tunay na kahayagan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Isipin niyo yan, mga kapatid. Siya lang yon, wala nang ibang pwedeng kumopya niyan. Ano sabi ng Biblia? Sabi pa sa ating nabasa, the exact representation and perfect imprint of his father's essence, and upholding and maintaining and propelling all things, the entire physical and spiritual universe. Kaya ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang panglupa, kundi ang buong universo o pangbuong sangsinuko. Ang sabi pa, his powerful word carrying the universe along to his predetermined goal. Kanyang dinadala ang buong universo sa layuning, talagang yun ang layunin ng Diyos. Ang goal ay parang tayong maligtas. He regulates, siyang nagpapatakbo ng sangsinuko, the universe, by mighty power of his command. Hindi lamang yan ang sabi pa sa ating nabasa dyan sa versikulo 4, he became far greater than angels. Ang mga anghel na espiritu sa kalagayan ay dakila ng ngunit ang ating Panginoong Yahusha ay mas dakila, pinakadakila kaysa mga anghel. Hindi lamang yan. As proved by the fact that his name, napatunayan sa katotohanan ang pangalan niya o titulong Son of Yahuah, which passed on to him from his father, is far greater than the names and titles of the angels. Isipin niyo yan. Kaya ang pagiging titulo, ang titulo ng ating Panginoong Yahusha Kristo isa ay ang Son of Yahuah, ang titulo niya ay mas dakila kaysa mga pangalan at titulo ng mga anghel. Mga kapatid, ngunit anong dapat nating mapansin? Yung salitang the Son of Yahuah, which was passed on to him from his father. Tanong, ang kapangyarihan bang taglay ng ating Panginoong Yahusha Kristo sa buong sangsinukob, langit at lupa ay katutubo? Aba hindi. Hindi katutubo yun. Bakit? Sapagkat ang sabi mismo ng ating Panginoong Yahusha Kristo sa Mateo 28:18 na ito'y wala sa ating pong screen at wala tayong slide niyan,
ang sabi roon ng ating Panginoong Yahusha Kristo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin, sabi ng Panginoong Yahusha. Kaya yung kanyang kapangyarihan sa langit at lupa, yung kanyang kadakilaan na hindi katutubo, yun ay ibinigay sa kanya. Pag sinabing ibinigay, ay may nagbigay. Iba ang nagbigay kaysa binigyan. Ang binigyan ng kapamahalan sa langit at lupa ang ating Panginoong Yahusha ang nagbigay. Walang iba kundi ang kanyang ama, katulad ng sinasabi dyan sa ating nabasa ng sabi, which was passed on to him from his father. Isipin ninyo yan, mga kapatid. Ganun pa man ang ating Panginoong Yahusha ay hindi nagyabang. Ganun pa man ang ating Panginoong Yahusha ay hindi ho naging arugante sa kabila ng mga titulo at kadakilaang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos. Ang iba nag-acquire ng titulo sa isang irregular o sa isang hindi makatwirang kadahilanan at hindi ikangay tamang sistema nang makuha nila kung umasta sila'y parang hari. Sa nakilabutan naman sila, mga kapatid. Aba, eh, makilabutan naman tayo. Mayroon pang iba diyang nagsasabing sila daw, siya daw ay anak ng Diyos. Napatitigil ang bagyo. Oo, napatitigil niya ang sulog. Alam niya kung kailan mamamatay daw ang tao. Isipin yung kapangahasan niya. Gaya nga ng sabi kong, iba hindi nga nagsasabing sila ika nga ay son of God. Hindi sila hari, pero umaasa namang hari. Di ba, mga kapatid? E ayon ho sa pangitain ng propetang Daniel, paano ho ipinakita sa kanyang kapangyarihan ng ating Panginoon Yahusha sa hulat-hula pa lang. Ito, Daniel. Ganito nakasulat. Next slide po. Ganito ang ating mababasa. Pagkatapos, nakita ko, sabi ni Daniel, ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalam siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. Ayun na nga, sa hula pa lang ay may talagang bibigay sa kanya ng ano, kapangyarihan eh. At alam natin kung sino ito eh. Tuloy natin. At naglingkod sa kanyang lahat ng tao sa iba't ibang bansa. Iba't lahat ay iniukol sa kanya nga at para sa kanya. Lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan. At walang makakapagpabagsak ng kaharian niya. Mga kapatid, ayon ho sa pangitaing ipinakita ng Diyos kay Propeta Daniel. Ano ho ang pahayag ni Daniel tungkol sa hinuhulaan? Iyan ho, itiyakin na natin. Yung hulang niya referito sa ating Panginoong Yahusha Kristo. Na ang sabi nito ay nakita ko ang wika ni Daniel sa kanyang pangitain parang tao. Hindi pa siya sigurado. Na pinaliligiran ng ulap, lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. Ano katangian ng kanyang paghahari? Naglilingkod sa kanyang lahat ng tao, hindi lang isang grupo, hindi lang isang bansa, kumbaga sa bansa, hindi lang isang kongregasyon, kumbaga sa isang kongregasyon. Lahat, ano katunayan? Naglilingkod sa kanya lahat ng tao sa iba't ibang bansa. Hindi ba't ang Panginoon Yahusha Kristo ma? Ang lahat ng lahat ay nilalang para sa kanya at iniukol sa kanya. Ano pa sabi? Lahat ng lahi. Lahat ng wika. Hindi pang buong globo, pang buong universo. Tumutuko yan sa ating Panginoon Yahusha Kristo. Ano ang katangian ng kanyang paghahari? Ayon dyan sa pangitain ni Daniel, ang paghahari niya ay walang hanggan. Ang tinutuko dyan yan ang millennium. 1,000 years na paghahari ng ating Panginoon Yahusha Kristo dito sa balat ng lupa. Walang hanggan yan. Ano pa sabi? Walang makakapagpabagsak ng kaharian niya. Pero pagdating ng araw, ng ating Panginoong Yahuwa naman ang siyang magmamando sa kanya, sumuko na sa iyo lahat ng mga tao, tapos ng pagsuko sa inyo ng lahat, bueno, ikaw naman ang susuko sa Diyos. Para ang Diyos naman ang siyang maghahari doon sa bayang banal magpakailanman. Panginoong Yahusha, ang ating kinikilalang hari, ang ating pinaglilingkuran na hari, matuwid at banal na hari. Mga kapatid,
Isipin ninyo, mga kapatid, noong panahon ni Samuel, ang mga Israelite ay nag-alala kung sino ang susunod na magiging pinuno nila. Bakit? Gaya ng ating alam, repasuin natin uli. Itong dalawang anak ni Samuel na kanyang pinili, yung si Huel at saka si Abea, ay hindi naman sumunod sa yapak na nilakaran ng kanilang ama. Alalawang bagay, pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya anong ginawa ng Israelita? Humingi ng isang hari. Ano yan? Tahasang pagtatakwil sa Diyos at sa isang maka-Diyos na paraan ng paghahari. Ang katumbas nito sa ating panahon ay ang pagtakwil ng mga leader ng reliyon kay Yahusha. Grupo ng mga taong nagtakwil kay Yahusha. Maging ang Israel ngayon, tinatakwil ang Panginoong Yahusha. Di ho ba? Bilang Harit Mesiyas, may mga leader ngayon ng reliyon na kanilang ipinangangalandakam sa kanilang mga miyembro at ibang mga tao ng kanilang paraang itinuturo at paraan ang ipinangangaral sa mga tao, paraan daw ng Diyos. Pero pag sinuri natin, ginamit natin ang ating sentido komon, malalaan natin ating mapagtatanto na hindi naman pala totoo. Ano yon? Name dropping, kung tawagin nyo. Nininame drop nila ang pangalan ng Diyos sa kanilang pangangaral, pero pag sinuri natin, lihis, paluktot, twisted na mga aral. Kaya hindi aral ng Diyos yan. Confusing na mga aral. Hindi aral ng Diyos. Ang aral ng Diyos ay hindi confusing, sapagat ang Diyos ay hindi Diyos ng confusion, kundi ng peace, di ho ba? Gaya ng ating mga pinag-aralan. Ang ganitong mga grupo ng mga reliyon sa ating panahon ngayon ay katulad lang sila ng mga Israelita noon. Ay isipin nyo, ang Israelita ay napaka-espesyal sa harap ng Panginoon Diyos, sapagkat ang ibang bansa ay ang hari nila ay imperfecto, taong nagkakasala, taong na pwedeng makurap. Pero ang Diyos ng Israel ay ang Diyos na matuwid. Pero ang kanilang pagpili ng kanilang hari ay pagtatakwil sa Panginoon Diyos. Bagay na hindi dapat mangyari, pero nangyari. Ano ang gusto ng Diyos sa isang hari? O mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa isang hari ay hari na ang kanyang pamamalakad sa mga tao ng Diyos ay ayon sa gusto ng Diyos. Hindi ayon sa gusto niya. O? At ang tanging nasa isip ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Siya lang ang kwalipikado. Siya lang ang uniko na pwedeng maging hari noon, ngayon, at maging sa darating na millennial kingdom o millennial reign ng ating Panginoong Yahusha. Tayong mga tagasunod po ng ating Panginoong Yahusha, ano gusto po natin, mga kapatid? Magpasakop sa isang maka-Diyos na paraan ng paghahari o pamamahala. Ganun tayo. At ito, tandaan po natin, wala ng iba pang mga dapat nating ilagay sa isipan natin. Huwag nating payagang sino man sa atin ang magiging pinunong yon. Wala na po rito ang ating pinakapinuno, hari, ang Panginoong Yahusha, nasa kanan ng Diyos. Ang mga ministro po rito, tagapagtanim, tagapagdilim, ang mahalaga ang Diyos, ang Panginoong Yahusha. Mga kapatid, ito tayo tagapagpahayag ng salita ng ating Panginoong Yahusha, na alam nating ang kanyang aral galing sa Panginoong Yahuwa. Hindi na tayo kailanman pasasakop sa tao, mga kapatid, at siya'y sa taong magpapakilalang siya daw ang tagapamahalang pampalahatan. Wala na pong chief shepherd. Wala ang tagapamahalang pangkalahatan, kundi ang Panginoong Yahusha. Kaya pag may nagpakilalang sila raw ang tagapamahalang pangkalahatan, sila raw ang pinakapapa, pinakapuno, yun ay mga nagpapanggap lamang. They don't deserve yung titulong tagapamahalang pangkalahatan. Para lang yan sa ating Panginoong Yahusha Kristo. They don't deserve yung titulong executive minister. Para lang yan. Para lang yan sa ating Panginoong Yahusha Kristo. Siyang pinakapuno sa lahat
ng mga King of Kings. Isipin ninyo, ruler of the kings of on earth. Isipin ninyo, mga katangiang sa kanya lang yan. Ngayon ang tanong natin, ayon po sa Biblia, mga kapatid, sa unang pagkakataon ng ipakilala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niyo alam na talagang punong-puno ng kababaan? Paano natin nasabi? Basahin po natin. Ito ho ang nakasulat sa Lucas. Ganito ang ating mababasa. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang kaarawang dapat siyang manganap, Maria at saka si Jose, ang pinag-uusapan niya. Panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya sa mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Mga kapatid, kang inoreferido ang talatang ito, yan ang napakababang kalagayan ng umpisa ng isugo ng Diyos ang kanyang anak sa unang pagkakataon dito sa lupa. Inamit na kasangkaman si Maria at saka si Jose at nung panahong manganganak na itong si Maria at kumot ang kanyang pamilya naman ay mahirap laang o ano ang sabi ng Biblia? Ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, nanganak si Maria at siyempre pa ang pinanganak niya ay ang ating Panginoong Yahusha. Ano ginawa? Binalit niya sa lampin. Saan inihiga? Sa kutson? Saan inihiga? Sa gintong higaan? Aba hindi. Inihiga sa isang pasabsaban. Sipin ninyo, ang humble beginning ng ating Panginoong Yahusha Hamasiyak. Sipin ninyo yan, mga kapatid. Hindi siya ipinanganak sa pamilyang mayaman na mayroong silver spoon, sabi nga nila. Si Yahusha nang ipanganak ay inihiga sa isang pasagsaban. Kaya kabilang sila sa mababang antas ng lipunan. Siguro ang pinakamataas ay kabilang sila sa pangkaraniwan. Sabi nga sa English ay kabilang sila sa middle class, working family. Yan ang talagang mababang kalagayan ng umpisa ng ating Panginoong Yahusha dito sa lupa nang siya'y unang isugo ng ating Panginoong Diyos. Ano katunayan pa? Ano hanap buhay ng kanyang stepfather na si Jose? Eto, basahin natin, 13:55. Hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Anong anluwagi? Karpintero ang katumbas niyan. Hindi ba tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Mapapansin niyo, patanong ang pahayagpurihan ng mga tao na yan ay nasa panig ng ating pag-aaral ngayon yan ay sa mga kahudyuhan. Noong ang Kristo'y lumaki na, anong sabi nila, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Kaya ang tatay niya, ang stepfather niya, ang hanap buhay, hindi doktor, hindi engineer, hindi abogado, karpintero. Diba? Kaya maging sa ating panahon, ano ba ang buhay niya? Karpintero. Ini-ignore na yon. Ano ba ang kanyang trabaho? Abogado. Abogado? Ganun ang propensity ng tao kasi paghahanga. Mataas ang edukasyon. Hanga yan. Sabi nga, iba trato doon kaysa sa mga pangkaraniwang laborer lang. Ang si Jose na stepfather ng ating Panginoon Yahusha, anluwagi. Diba? Yan ang anak buhay niya. Nung kalaunan at nagkaroon na ng kakayahang magtrabaho ang Kristo, ang ating Panginoong Yahusha, Hamasiyak, ang kanya naging trabaho rin. Ito, pakinggan po natin dito sa Marcos. Ganito nakasulat. Hindi baga ito ang anluwagi? Kanina ang sabi, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Ito ay, hindi baga itong anluwagi ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? Hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila? Dito ang tinutukoy ng mga Hudyo na anluwagi ay ang ating Panginoong Yahusha. Ano katunayan? Ang anak ni Maria. Kaya
paano ang kanyang stepfather ay nabuhay sa pamamagitan po ng pagiging anduwagi o karpinter. Ang Panginoong Yahusha Kristo nabuhay din bilang karpinter. Ababa, ano ho, mga kapatid? Ang karpinter ba ay pinapayungan? Ang karpinter ba maraming bodyguard? Eh, ang Papa sa Roma eh, isang tambak ang bodyguard eh. Diba? Hindi ka makalapit. Bakit? Eh, aywan ko, no? Takot-takot yata silang, kala ko ba, handa kaming mamatay. Dadaan muna ka sila sa aking kabaong. Sabi niya. But, mamatay muna ako sa ibang salita. Patayin muna nila ako bago nila kayo pingsalahin. Nako po, Diyos ko. Madaling sabihin, pero mahirap gawin niya tayo na. Diba? Mamatay muna ako. Ako muna patayin nila bago kayo. Hindi, bago makalapit sa'yo, dadaan ka muna sa mga bodyguard ng Papa. O diba? At ng mga leader ng ibang religion. Isang tambak na bodyguard eh. Ang Yahusha Kristo ba sa pagiging anduwagi, marami siyang mga naging bodyguard. Eh wala! Walang bodyguard. Eh kaming mga minister, dalawa lang naman kami rito eh. Wala kaming bodyguard. Kaya kung mayroon pong pipinsala sa amin, ay kayang-kaya nila. Diba? Wala kaming bodyguard. Bakit? Hindi naman kami takot mamatay. Patayin man kami, hindi. Mamamatay din kami. Di mamatay na kami mangaral ng tama. Diba? Mamatay na tayo na isinisigaw ang panig ng Diyos, ang ating binibigyang galak dito at binibigyan natin ang karangalan na yan Diyos at ang ating Panginoong Yahusha na siyang kwalipikadong magiging hari noon hanggang ngayon. Di ba, mga kapatid? Yan ang katotohanan. Isipin nyo, no? Ang luwagi ang ating Panginoong Yahusha Kristo. Ano pa katunayang mahirap lamang ang kinalakang pamilya ng ating Panginoong Yahusha? Lucas 2:22-24. Ganito nakasulat, mga kapatid. Dumating ang araw na maghahandog si Jose at Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Ganyan po ang tradisyon noon eh. Na pag nanganak ka, kailangan maghandog ka doon sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises patungkol sa babae ng anak upang maituring silang malinis. Ano ginagawa? Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog kay Yahuah. Sino yon? Ang Panginoong Yahusha. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Yahuah, ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog kay Yahuah. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ni Yahuah, isang pares ng bato-bato o dalawang inakay na kalapate. Isipin nyo, kanilang naihandog, yun lang ang nakayanan itong mag-asawa. Pagka ikaw ay nanganak, babae itong si Maria particular, para siya'y malinis na muli, ilang ihan maghandog siya doon sa templo sa Jerusalem. Ang nakayanan sa kanilang paghahandog, isang pares ng bato-bato, dalawang inakay na kalapate. Kaya mabuti, mga kapatid, alamin natin, anong unang panahon? Panahon ng Israelita. Ano ba batas ng Diyos patungkol sa panganay na anak? Ito, pakinggan po natin dito sa Exodus. Ganitong ating mababasa. Maaring tubusin kay Yahuah ang mga panganay na mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Tigil muna natin. Yan ang batas. Maaari ang wikang tubusin kay Yahuah. Oh, ano ang sabi po riyan? Maaaring tubusin kay Yahuah. Tawag yan ay buy back ang mga panganay ng mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Hindi niya natin kanyang paliwanagan yan. Self-explanatory po yan. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patayin ng asno sa pamamagitan ng pagbali sa liig nito. Maari rin ninyong tubusin ang inyong mga anak na lalaki. Pag binasa natin ito sa Ingles, ang sabi rito sa Amplified, yan din sa Exodo 13:13, ang sabi, every firstborn of a donkey you shall redeem by substituting a lamb as a sacrifice for it.
But if you do not wish to redeem it, then you shall break its neck. Ito pansinin natin. And every firstborn among your sons, you shall redeem it. You shall redeem that it is buy back from God with suitable sacrifice. Kaya pagka ng anak ng panganay na lalaki, maaaring tubusin mula sa Diyos sa isang angkop na sakripisyo, angkop na handog. Kaya, mga kapatid, yan po ang batas na iyan ay iginalang hanggang sa panahon ng ni Maria at nitong si Jose, mga kapatid. Kaya, nung panahon ng ministeryo ng ating Panginoong Yahusha Kristo, ay siya'y dumalo at siya'y nakita na kasakasama ng mga tao na kabilang sa mga lower class. Tulad na nimbawa, pag nagbasa kayo ng Biblia ng mga prostitutes, mga kahalubili ng Panginoong Yahusha yun, nasa Biblia yun eh. Mga ulila, yung mga orphans, mga widows, mga byuda, at saka mga taong mga mahihirap at itinakwil ng lipunan. Ganun po ang umpisa ng Panginoong Yahusha dito sa mundo, mga kapatid. Makikita ninyo, ang napakasimple, ang may kababaan na umpisa niya. O nakikihalubilo siya sa mga tao. Paano pa pinatunayan ng Panginoong Yahusha ang kanyang kawalan sa material na bagay? Ito sa 8:20, aklat na sinulat ni Mateo, ganito po nakasulat, pero sinagot siya ni Yahusha, may mga lungga ang mga asong guba at may mga puga ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan. Alam niyo, ang tagpong ito ay isang tagpo ng ang ating Panginoong Yahusha Kristo ay nangangaral. At sa kanyang pangaral ay meron pong isang tagapagturo ng kautusan. Ano ang sabi niya sa ating Panginoong Yahusha? Pag binasa natin ang konteksto po niyan, ang sabi niya sa ating Panginoong Yahusha, susunod po ako sa inyo kahit saan. Kaya ang sagot ng Panginoong Yahusha, pero sinagot siya ni Yahusha, may mga lungga ang mga asong gubat. Ano ibig sabihin? Buti pa ang asong gubat, may lunggang pwede nilang tirahan. May mga pugad ang mga ibon. Buti pang mga ibon sapagkat may pugad na pwedeng tirahan. Ngunit ang sabi niya ng Panginoong Yahusha, ako na anak ng tao na mapagpahingahan. Homeless. Di ba isipin? Wala siyang sariling tahanan na mapagpahingahan eh. Buti pa ibon, may pugad, mabuti pang asong ubat, may lungga. Ganon ang ating Panginoong Yahusha. Katulad ng ibang mga leader ng mga relihiyon na nako po, ayun, dito sa Amerika, di mandahang katakot-takot. Bakit? Inimbesel eh. Nilustay yung abuloy ng mga miyembro nila. Kaya dito sa ating, sa bansang ito ng Amerika, ang daming mga leader ng reliyong mga nakadimanda. Ang iba'y inabuso yung mga miyembro nila, physical at saka financial. O diba, mga kapatid? At saka yung iba ay isipin niyo nakapagpagawa ng malalaking mga bahay, mga mansyon, bumili ng mga mamahaling sasakyan. Ang iba ay nagpagawa ng mga entertainment na swimming pool na napakalalaki. Naiwan ko kung mga kapatid, kung bakit nila nagagawa po yun. Ang Panginoong Yahusha na siyang mag-ruler ng lahat ng mga hari, nagumpisang napakasimple. Mahirap nga talaga ang buhay nila. Magulang niyang kinalakhan niya. Kung nakasakay man siya sa isang sasakyan ay dangke pa. Isipin niyo, may ano yung dangke? Hindi malaking kabayo, maliit lang yun. Yung iba nakasakay sa mga, di ba gaya ng Papa, nakasakay sa armored car. Oo, protektado ng bodyguard. Armored car pa yung sinasakyan, takot na takot eh. Kaya akala ko ba nakahandang mamatay para sa miyembro? Hindi, ang miyembro ang mamamatay para sa leader. Yan ang nangyari eh. O di ba, pero ang Kristo Yahusha, alam natin ang kasaysayan. Nangangaral siya,
Diba? Nung siya ay nasa pangatinalikuran pa siya ng kanyang mga alagad eh. Naiwan siya nag-iisa. Kaya dumalangin siya sa Panginoon Diyos. Alam natin po yan gaya ng ating mga napag-aralan na. Kaya kapag ka ating pong pinagpatuloy pa ang mga ginawa ng ating Panginoong Yahusha Kristo ay mababasa natin sa iba't ibang talata ng Biblia ay madalas siyang nakikipagtalastasan sa mga piling mga tao katulad ng mga eskriba, saduseyo, mga pareseyo, maging ang mga kabilang sa Sanhedrin na ang Sanhedrin ay yan ang lawmaking body nila noon, panahon ng mga apostol. Kasama na sina Nicodemus at saka si Jose na taga Arimatea. Binasa niyo po ang Juan 3, kapitulo 3, versikulo 1, pababa, 19:38. Di ba? Ang Panginoong Yahusha ay naglingkod sa mga makapangyari at mayayamang mga tao. Kabilang na ang binatang mayaman, kabilang na rin yung hindi pinanganlang sinturyong Romano at ilang mga maniningilang buwis, kabilang na sina Leve na anak ni Alfios at ang pinakapinuno ng mga tax collector. Alam natin, taong panda. Ano pangalan niya? Si Sakeo. No, nakahiya na kayo pagtalastasan siya roon, nangaral sa mga taong yon. At binasa niyo ang aklat ng Mateo at saka Lucas, nandoon yung account na yon. Di ba mga kapatid? Paminsan-minsan, ang ating Panginoong Yahusha ay dumadalo sa mga handaan. Katulad doon sa kasalan sa Kana sa Galilea, di ba? Pagka iniimbitahan siya, sa pagkain, kumakain siya. Pag binasa niyo aklat ng Lucas, sa Juan, nandiyan po yan yung mga account na yan. Minsan siya'y nangangaral sa pamamagitan ng pagtutulad at sa mga parabola o talinghaga tungkol sa pamumuhunan sa bangko. Ibig sabihin, nangangaral siya para umasenso buhay ng tao. Yan ay nakasulat din po yan sa aklat ng Lucas, sa aklat po ng Mateo, ang mga account na yan. At hindi lang isang beses, ilang beses na okasyon, tumanggap din ang Panginoong Yahusha ng regalo mula sa kanyang mga alagad. Totoo yan. Nakasulat po yan sa Biblia. Basahin nyo sa Lucas, Kapitulo 7, at nandiyan yung account na yan, maging sa Juan, Kapitulo 12. Ang patotoo ni Yahusha, mismo sa kanyang sarili, doon na natin mababasa sa Mateo 11:19 nga, ang sabi nga, ako, ang anak ng tao, nakita nilang kumahit uminom. Na doon nga, pinaratangan siyang siya ay matakaw at siya'y lasengo. Di ba? Lahat ng yan, napakasimple ng pasimula at ng ang ating at pasimula at naging buhay ng ating Panginoong Yahusha. Hamasiyak, di ba? Pero mga kapatid, ang simpleng pamumuhay na yan ay nagtuturo sa mga mangangaral ng iba't ibang grupo ng reliyon na dapat ay matuto sila sa kanon. Huwag lustayin ang abuli ng iglesia ng mga miyembro. Huwag gamitin sa personal. Huwag gamitin sa paglalakbay na kasama buong pamilya para magsabihin ay pinakikitang naghihirap, nasa panganib ang buhay ng wika ng Papa, pero naglalakbay ang Papa ng Iglesia Katolika sapagkat mahal niya ang kanyang mga miyembro. Kaya handa siyang mamatay para sa kanyang mga miyembro. Eh, ba't ba dapat ipakita sa TV o kaya ay sa Facebook? Hindi mo na dapat ipaalam yon, di ba? Oo, hindi. Pagi naging pakitang tao eh. Di ba? Palabas. O, propaganda ang tawag doon eh. Di ho ba mga kapatid? Kaya ano ho ang ating stand? Susunod tayo. Kanino? Saan? Bakit siya? Sapagat siya lang ang kwalipikado para maging hari. Di ho ba mga kapatid? Siya lang nakatutugon sa standard o pamantayin ng Panginoon Diyos sa isang tao para maging hari. Kaya mga kapatid, ayon po sa ating pong pag-aaral, ano kahalaga ng pagsunod sa ating Panginoong Yahusha? Ito, nakasulat sa Marcos 10:29 at saka 30 pa. Ito nakasulat. Sumagot si Yahusha. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang lahat ng nag-iwan ng bahay. Mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa panong ito ng mas marami pa kaysa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati mga pag-uusik, patatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon.
ano halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Yahusha Kristo at tanggap tayo ng buhay sa darating na panahon. Ano yan? Yan ang tunay na buhay. Yan ang buhay na walang hanggan. Pero anong ating puhunan? Pag-uusin, pagtatakwil, manindigan tayo. Pero itong talatang ito ay inabuso ng ilang mga mangangaral. Bakit? Ginagamit nila yan para sabing tama lang ginawa ko ng mga leader ng ibang reliyon. Para ang wika sa inyo, inakwil ko nanay ko, inakwil ko mga kapatid ko, inakwil ko mga pamangkin ko. Di ba? Bakit? Alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Ano sabi ng Biblia sa Efeso? Ang unang utos na may pangako, igalang mo ang iyong ama't ina. Maaring magkaiba ng paniniwala at estando paninindigan. Ngunit hindi sapat yon para ating lapastanganin ang ating ina. O kaya kung hindi man, ay hayaan mong lapastanganin siya ng iba. Lagyan ng sungay o pangil. Lapastangan niyo na. Yan ang wikang aming batayan. Iniwan ko ang mga mahal ko sa buhay, kapalit ninyo, sapagkat gusto kong sumunod sa utos ng Diyos. Hindi totoo yun, mga kapatid. Yun ang tahasang paglabag sa utos ng Diyos na may pangako. At alam naman natin kung ano ang nakalaan sa mga lapastangang mga anak. Noong unang panahon, ano ginagawa? Binabato hanggang sa mamatay. Sana magbago. Bago tayo. Hindi pa huli lahat. Tanggapin natin ang totoo. Yakapin natin ang tama. Itabi natin ang ating amor propio. Sumuko tayo sa Diyos. Sabi natin, ako'y nagkamali, nagbabalik doon ako sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Yan ang dapat natin gawin, mga kapatid, upang makamit natin ang buhay na tunay na buhay na yan ang ating pinakaasam-asam sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya, ayon po sa Biblia, ano inaasahan sa atin ng ating Panginoong Yahusha na ating hari, tayong tagasunod niya. Ito, pakinggan natin sa unang Pedro 2:21-22. Ang mga pagdurusa ng Hamasiyak para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ng Hamasiyak. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Yan ang atraso ng mga naging hari. Nagsinungaling na. Nagkasala na nagsinungaling pa. Sipin ninyo. Pero ang ating Panginoong Yahusha Mashiach, ang ibig niya, tularan natin siya. Bakit? Hindi siya nagkasala. Hindi siya nagsinungaling. Ang halimbawa ng kanyang ipinakita ay dapat nating tularan. Sabi nga, sundan natin ang kanyang yapak. Hindi tayo maliligaw pagka siyang ating sinunod. Kapatid, kaya nga po may Biblia. Nandoon nakasulat ang mga salita ng ating Panginoong Yahusha na ating hari. Alam natin ang kanyang utos ay hindi mula sa kanya. Ang kanyang utos ayon sa Juan ay galing sa Ama. Kaya ang pagsunod kay Yahusha Hamasiyak ay katumbas ng pagsunod kay Yahuah na ating Diyos. Kapag ating sinunod, hindi tayo maliligaw. Pagka ating sinunod, ihahatid tayo sa buhay na walang hanggan. Siya, ang Panginoong Yahusha Hamasiyak, ang ating pinuno, siya ang ating hari. Kaya marapat lang na siya ating papurihan, marapat lang na siya ating parangalan, maging tapat tayo sa Kanya. Lagi natin siyang sundin. Sa kanya tayo pasasakop. Ano man ang sasabihin niya, susunod tayo.
Bagamat may karapatang mamili ang tao nang gusto niyang maghari o mamahala sa kanya, ngunit para sa ating mga iglesia ni Yahusha, ang ating pagpapasakupan ay walang iba kundi ang tunay na hari, ang tunay na tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia, ang Panginoong Yahusha Amasiya. Mga mahal na kapatid, ang mga katotohanan ito nahahayag sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Doon tayo sa tama. Kahit tayo namulat sa isang aral na ganito, kung yun ang may lamali, iwan natin yon, yakapin natin ng tama. Matutuwa ang Diyos. Magagalak ang Panginoon Diyos. Kaya katulad ng isang lingkod ng Diyos na nagkasala, na lumapit sa kanya at tumingin ng tawad, patatawarin Diyos. Katulad ni David, ano ang sabi ni David sa Panginoon Diyos? Ako'y iyong patawarin. Maawa ka. Huwag mong aalisin sa akin ang iyong espiritu. Kapagkat ang espiritu niyo na ang gagabay sa atin, yon ang siyang sa atin ay siyang tutulong para maalaala natin ang ating tungkulin, magpasakop sa ating Panginoong Yahusha. Patumbas ng pagpapasakop sa Diyos yun. Patumbas ng pagsunod sa utos ng Diyos yun. Ano man ang ating pumaranasan pa, ano pa man ang dumating sa ulam po natin, ang ating paninindigang ito'y solido. Ito ang totoo ayon sa ating pananaw, sa ating pong ginawang pag-aaral. Wala tayong ginamit na ibang opinion, nakasulat sa Biblia. Yan ang katotohanan. Ang Panginoong Yahusha Masiyak lamang ang angkop na maging hari sa bayan ng Diyos. Siya ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Basbasan tayo ng Diyos, tumayo kayo tayo mananalangin. Dakilang Ama, salamat ng marami sa iyo sa mga katotohan ng aming napag-aralan. Panahon na aming matutunan ang tama mong katotohan ng nakasulat sa Biblia. Ama, ang aming inihiling sa iyo ay maawa ka rin sana na ang mga aral mong ito'y dinggin naman sana ng aming mga anak, ng aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Makita nila ang gusto mo, ang ibig mo na siyang sa formulay, ibig mo mangyari sa sangkatauhan. Iniukol mo ang lahat sa iyong bugtong na anak, kay Yahusha Hamasiyak, para kami magkaroon ng pag-asa sa buhay. Dahil sa kanyang dinanas na pagdurusa, alang-alang sa kasalanan ng lahat. Panginoon, mayroon nga lang siyang paraan na ginawa na ito ay ang isang taong bago na ang katumbas. Sumunod kami sa utos niya. Ito ang kahayagang kami alagad niya at tumanggap ng bautismo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ama, pakibasbasan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming iiwan kahit sang saglit, sapagkat ya kami malilihis kung hindi mo kami sasamaan araw-araw. Palakasin mo po ang mga nanghihina at ang mga nawawala ng pag-asa, marahil dahil sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Napakagulo nang talaga, Ama, kaya ang aming hinihingi sa iyo, huwag mo kaming pababayaan. Ingatan mo kami sa araw-araw ng aming pamumuhay. Pag naglalakbay na kami patungo sa paghahanap buhay na kung saan ay hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa paligid namin, sa aming sarili, Panginoon, bigyan mo kami ng pagsasanggalang. Kapagat ikaw ang aming muog, ikaw ang aming dakilang tagapagtanggol, alalahanin mo rin kapag nasa paaralan na ang aming mga apo, ang mga maliliit naming mga apo at mga anak ng mga lingkod mo, huwag mo silang pababayaan. Alam namin may sumpa ang sanglibutan dahil sa kanilang pagtaliwakas at pagtalikod sa iyo.
Pero kami, Panginoon, mga anak mo, tagasunod ng iyong anak na si Yahusha, ingatan mo kami, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Kapag gusto pa namin magsilbi, gusto pa namin maglingkod sa iyo, kaya na aming inihiling. Sa araw ang gabi ng aming paglalakbay, pakibantayan mo kami. Pakiingatan mo kami ng iyong kapangyarihan. At ang mga inaapi, at ang mga naghihirap na mga kapatid namin, Ama, maawa ka. Bigyan mo sila ng kalayaan, bigyan mo sila ng pangangailangan. Kami lahat, hindi namin hinahangad ang yumaman sa material na bagay. Ang totoo, Panginoon, hindi masama yon. Ngunit ang aming pinakahahangad, yumaman kami sa pananampalataya. Napagkat ang pananampalatayang matatag ang siyang kailangan namin upang makasapit kami sa bayang inilalaan mo saan. Salamat po. Salamat po na marami sa iyo sapagkat patuloy mo kaming binubusog ng iyong mga aral. Sumasampalatay na kami. Tinanggap mong aming pakiusap. Tinanggap mong aming pagsamba sa ngalan po ng Panginoong Yahusha na aming pong hari na tagapagligtas. Ng ating Panginoong Yahusha, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuah at ang patuloy na paikipisa ng Espiritu Santo na nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. May bilin tayo mga kapatid, meron tayo mga reminders. Ating pong ibahaging ating pananampalataya sa iba, gamitin natin ang ating Zoom at ang numero ay 403-356-6689 at sa pamamagitan din ng ating Facebook Live. Pwede natin pong i-share ang ating website sa ating kapwa www.churchofyahusha.org na yun ay naglalaman ng deklarasyon ng ating pananampalataya at bigyan din natin sila ng pagkakataong makaugnay sa ating mga ginagawang pagsamba sa pamamagitan po ng ating pong mga videos. Ano ho? Pwede nilang i-replay ang ating pagsambang ito sa Facebook, sa YouTube, at sila'y magkaisa sa isang lugar. Kahit na ito yung replay, mga kapatid, kaya kung ginamit na replay, hindi nga live, ano ho, dapat nakabihis tayo na para sa pagsamba. Nandun ang paggalang sapagkat wala tayong supervisor. Tayo mismo ang dapat na magkaroon ng kusang loob na ating gayak ang sarili natin para sa pagsamba sa Diyos. Sabi nga, holy array, gayak na para sa pagsamba. Para huwag natin kalimutan din ang ating home abuloy. Sa pagkasabi ng Biblia, sa gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod, mga kapatid. Ang ating Bible study po ay nagtatalakay ng mga deklarasyon ng ating pananampalataya. Kaya ang aming terminong ginamit ay Article 1, 2, 3, and 4. Nasa 4 na tayo, tapos na tayo. Sa awa tunay ng sa darating na Webes, mayroon tayong pang-fifth article sa ating deklarasyon ng pananampalataya. Inihikayat po natin ang ating mga kapwa-tao na sila'y makinig ya, tuwing alas 8 po yan ng gabi sa Eastern Time, araw ng Webes po yan. At yun ya, pwede rin naman na yung i-record po. Naka-record po yan, hindi ba? Kaya pwede po natin i-replay sa Facebook, sa YouTube pages po natin. At umaasa ko kami na ang ating home patuloy na gawain ay ating itataguyod sapagkat gawain iniatang sa atin ng Diyos ng ating nadinig ng pabulong ay ating isigaw. Nalaman natin ang katotohanan, huwag nating sarilinin, isigaw natin, ishare natin sa ating kapo. Hanggang dyan po at tayo pansamantalang natatag.
at kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalingan ang ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpagatatag, at sa panig natin ang amang banal, panghawakan.